Hello po ulit! Welcome back to our channel. Bago po tayo mag-proceed, I just would like to thank all those 200 people na nag-subscribe na dito sa ating channel. And I think nag-subscribe sila because they think or they feel that this is something useful. So thank you very much po. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pwedeng-pwede pa po kayo mag-subscribe. Just hit that subscribe button below para po maging updated din kayo every time there is a new post. Thank you very much po ulit doon sa lahat ng nag-subscribe. Thank you! So, dito na tayo sa objective na lagi kong siniskip. Ito ay first na non-classroom observable and that is objective number 8. Okay, dito sa objective number 8, ano ba yung hinahanap niya? Sabi dito, participated in collegial discussions that use teacher and learner feedback to enrich teaching practice. Isa sa mga ine-encourage po dito sa RPMS ay collaboration among teachers. So, syempre, sa ating mga schools, meron namang teacher na magaling, may isa pang teacher na magaling, at may teacher na mas magaling. Si teacher na mas magaling, pwede siyang mag-share sa mga kapwa teachers niya ng mga practices niya para mag-improve yung teaching practice ng iba pang mga teachers. Kasi kapag nagko-collaborate, syempre, may natututunan tayo sa isa't isa. Lahat naman po tayo laging merong bagong nalalaman every day. Every day is a new day and every day we learn something new. Yung teacher and learner feedback ang magiging basihan ng ating improvement ng teaching practice. Paano po ba yung teacher feedback? So, kunyari, master teacher, highly proficient teacher, ay nag-observe sa isang proficient teacher. So, kapag po nag-observe siya, syempre, during the post-conference, meron siya mga inputs. Yung mga inputs na yun, pwedeng gamitin ni teacher sa kanyang susunod na observation para makita yung improvement sa kanyang practice. Yung learner feedback naman, katulad sa amin, sa school namin, ang nangyari, nung gumawa kami ng test results for a specific quarter, kami yung pinakamababa sa lahat ng mga test results. Siyempre, ang basihan naman natin lagi ay data. So, sa data, makikita na kami yung pinakamababa. So, kailangan naming mag-improve. Ano yung ginawa? Nagkaroon kami ng lab sessions at base doon sa learner feedback na mababa yung score, so ano yung dapat namin gawin para ma-improve ang aming teaching practice. Dito sa objective number 8, ano naman yung mga hinihinging means of verification? Dito, nakalagay po ay number 1, personal notes of teachers on LACs, FGDs, meetings with proof of attendance. Number 2 naman po, minutes of LAC FGD sessions on use of teacher and learner feedback to enrich teaching practice with proof of attendance. Meron ding others, please specify and provide annotations. Ito po, siguro, at tulad ko rin kayo na, hala, kailangan pala ng LAC, kailangan pala ng minutes, kailangan pala ng personal notes, hindi ako gumawa. Naku, paano yun? So, meron tayong mga LAC sessions na nagdaan na, na hindi tayo nakagawa ng personal notes. Paano ko yun? Anong i-attach ko dito? Okay lang po yun. Diba nga, lahat naman tayo ay natututo and we all need help, diba po? So, kung sakali man po na hindi natin ito nagawa agad this school year, pwede naman pong bumawi next school year. So, kung ngayon ay nalaman na natin na ay dito hindi ako nakakuha ng evidences ko pero ginawa namin to. Ginawa namin, wala nga lang akong evidence. Since we are results based, hindi talaga natin mailalagay. Pwede siguro yung iba hahabulin pero iba kasi yung right after ng session, nakagawa na tayo kagad ng personal notes para fresh na fresh pa kung ano yung mga dapat natin isipin. Base doon sa naging discussion natin kung paano ko ba mai-improve yung aking teaching practice gamit yung natutunan ko doon sa LAC session namin. Okay, so isa sa mga questions po dito sa number 8, sa objective number 8 ay yung sa quality. So ano, tumayo na muna ako. Tumayo na po ako para mas makita natin yung board.
ano ba yung bago dito? Kasi 'di ba, doon sa ating classroom observable indicators, ang dali pong sukatin ng quality kasi basta meron tayong rating sheets, okay na tayo doon. Malalaman na kagad natin kung ano yung magiging rating natin for quality. Pero for the non-classroom observable indicators, dahil wala na po tayong magagamit na classroom observation tool, ay titingin na lang tayo kay RPMS tool mismo para malaman kung ano ba yung hinahanap. So for number 8, for objective number 8, ang nakalagay po dito, for you to get 5, sa performance indicators nakasulat po, for you to get 5, you have to consistently participate in LACs, FGDs, meetings to discuss teacher-learner feedback to enrich instruction as shown in the MOB submitted. Kung naman po 4, frequently participated in LACs, FGDs, meetings to discuss teacher-learner feedback to enrich instruction as shown in the MOB submitted. So, anong pagkakaiba lang nila? Yung 5, consistently. Yung 4, frequently. Yung 3, occasionally. Yung 2, rarely. At yung 1, no acceptable evidence po siya. Ngayon, ang tanong po ay, ano ba ang ibig sabihin ng consistently, rarely, occasionally? Paano ba natin yun maita-translate sa ating mga ginagawa? Kasi, syempre, how consistent is consistent? Yan yung magiging next question natin. So, sabi po, ang nagiging answer dyan kapag po may mga rollouts ay, in the context of DepEd, ang consistently po ay naipapakita dapat sa apat na quarters, across 4 quarters. That is in the DepEd context. Syempre, kung ito 4 na beses, ito 3 beses, ito 2 beses, ito isa. Pero ang problem lang, kapag kakasilak, minsan, hindi naman siya talaga per quarter lagi. Minsan, 3 times a quarter nagagawa yan. As the need arises, nagkakaroon tayo ng mga sessions or meetings. Meron din tayong mga meetings tungkol sa ibang bagay, pero minsan, hindi naman tungkol sa pag-improve talaga ng teaching practice. Pwede may mga reminders lang sa next activities, pero hindi naman siya particularly about the objective. So, hindi rin yun nako-qualify for objective 8. So, sa ngayon, basta po consistently 4, kung frequently 3, kung occasionally 2, kung rarely 1, at kung wala po, 1 lang talaga siya. Ngayon, para naman po sa efficiency, ganito po yan. Ang sabi po dito ay participated in at least 4 LACs or FGDs meetings as shown in any one of the given MOV. So, ibig sabihin, kunyari, nag-attend po tayo ng 4 na LAC. Meron tayong personal notes, meron tayong attendance, proof of attendance. Dapat kasi may attendance po. Kapag walang proof of attendance, ibig sabihin, hindi po yun valid. So, yung 4 na yun, mapo-fall na yun kagad sa 5 for efficiency. Okay? Kung naman po 3 lang yung ipinasa natin, magpo-fall naman po yun sa 4 for efficiency. Kung ang binasa po natin ay 2, magpo-fall po yun sa 3. Teacher adds, paano kung halimbawa ang ipinasa ko 2 minutes, isang personal notes, okay lang ba yun? Okay lang po yun. Basta iba-ibang meetings po yun, hindi sa isang meeting lang. So dapat po, iba-iba yung ating mga pinagkuhanan. So, yung isang LAC, gawa ka po doon ng personal notes or kuha ka ng minutes, basta may proof of attendance, okay po. Yung pangalawang LAC, ganun din. Pangatlo, pang-apat, o ganun din po yung gagawin natin. Basta po, maka-apat tayo. Pwedeng mag-mix po yun. Pwedeng yung 2. Yung 2 ay minutes, yung 2 ay personal notes, okay lang po yun. Basta, iba-ibang mga meetings po yon or iba-ibang FGDs, iba-ibang LACs. Okay po? So, ganun po siya. So, kunyari, si teacher, dito na lang po tayo sa taas mag-compute. Kunyari po, si teacher, umattend po siya ng 3 LAC sessions. So, ang quality niya, dahil 3 beses siya nag-attend, frequently yon. Kasi nga, di ba, in the DepEd context, 4 times kapag ka-consistently. So, dahil 3 beses lang siya nag-attend, frequently yon. So, ang rating niya ay 4. 4 quality. Okay?
Ngayon naman, nagpasa siya doon sa inattendan niya na tatlong meetings. So, tatlo yung inattendan niya, di ba? Tatlong lock. Tapos, ang inattach niya po ay meron siyang 2 minutes with proof of attendance at isang personal note. Isang personal note with proof of attendance. Kung ganyan po yung kanyang ipinasa, ibig sabihin, may 2 siya, may 1 pa. So, 3 yung kanyang pinasa. Kung 3 po yung kanyang pinasa, titingin po tayo dito. 3. Dito po yan. So, sa 4 din po siya babagsak. So, dito po, 4. So, we have 4 for quality and 4 for efficiency. We have 8 and then we will get the average. 8 divided by 2 is equal to 4. Ngayon, 4 yung ating rating for objective 8. So, objective 8 po ito. 4 siya sa objective 8. Ang objective 8 ay 7.5% din. So, 4 times 7.5% is equal to... Siyempre, gamit tayo dito. Ito yung ating maaasahan. Naku, sabi ko maaasahan ka. Bakit ayaw? Pinagkakanalo po ako ng calculator ko. Nagiging mahiwaga na talaga siya. Ayun o, gumagana naman yung kulay niya. Bakit ganun? Okay. Mano-mano. Mano-mano na lang na naman. Okay, so 0.075 times 4. 22, 28, 33, 3. So, 0.300. So, 0.300. Ito po ang magiging rating ni teacher for objective number 8. So, ganun po siya ginagawa. Kung meron pong questions, medyo magulo, comment niyo na lang sa baba. Baka, baka nalilito kayo sa akin, comment niyo na lang po. So, that's all for now. Once again, I am Teacher Eds, and I will be your guide in understanding the RPMS-PTSD. Bye!